So, good news, sapagkat ang ating mahal na Pangulo ay ganap na pong adopted son ng Camarines Sur. Ito po ano, ayon po dito sa tweet ng Inquirer.net kanina, March 16, 2023, past 10 in the morning, just in, the Sangguniang Panlalawigan of Camarines Sur passes a resolution declaring President Ferdinand Marcos Jr. as an adopted son of the province. Camarines Sur is the home province of his closest rival in the 2022 presidential elections, Lenny Robredo. Napakaganda po ng pagkakataon na ito sapagkat ito po ay magdudulot ng pagkakaisa. And I am hoping soon makipagkaisa na si Atty. Lenny Robredo sa ating Pangulo at sa nilalayon po ng ating Pangulo para sa ikabubuti po ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Kasi kailangan po talagang magsimula ang pakikipagkaisa kay Lenny Robredo. Hanggat hindi po yan gagawin ni Atty. Lenny Robredo, ang kanyang mga followers ay magpapatuloy po sa pagtutuligsa dito sa ating mahal na Pangulo. Hindi man lahat, kung sakaling si Atty. Lenny Robredo ay makipagkaisa na at kilalanin bilang adoptive son ng probinsya, ito si Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lahat ng kanyang mga followers, perhaps baka kalahati po nito makipagkaisa na sa ating mahal na Pangulo. Napakaganda ng gesture na ito ng lalawigan po ng Camarines Sur sa pangunguna po ng probinsya ng kanilang provincial governor na si Governor Villafuerte. I could not remember kung tama ba ito, Luigi Villafuerte. Pakicorrect na lamang ako sapagkat napakabata ng gobernador po dyan sa Camarines Sur. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa kanyang talumpati, naipasa na sa henerasyon ng kanyang anak ang pamumuno dyan po sa Camarines Sur. Basahin po natin ano, at panoorin po natin yung balita. Ito po yung pagdating kanina ng ating mahal na Pangulo dyan po sa kadiwa ng Pangulo kung saan inumpisahan po iyan sa Pili, Camarines Sur. Basahin ko po ang nakasulat po dito sa balita ano, habang bahagyan nyo pong nakikita sa baba yung video ng ating mahal na Pangulo. Sana ipagpapatuloy natin ito. Hindi lamang ito ganito, paramihin natin hanggat maaari para makita natin na merong pagbabago. Merong pagganda doon sa ating mga ginagawa at para sa ating mga kababayan. Yan po ang naging pahayag ng ating mahal na Pangulo habang ine-express niya po sa harapan ng publiko na mahigit nga daw po sa 500 kadiwa ng Pangulo outlets na meron po sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Okay, tuloy ko po ang binabasa ko ha. As this Kadiwa stores open in Pili, Camarines Sur, the President assured his countrymen of the government's commitment to provide programs that will cater to the welfare and needs of many Filipinos amidst the effects of global inflation. Isa po ito sa nakita po ng ating mahal na Pangulo na magbibigay po ng pagkakataon na makaginhawa bahagya ang ating mga kababayang Pilipino. Oy, si Sir Benji Contreras, oh, yung nasa screen, nang makaginhawa kahit paano sa epekto po ng inflation. Hindi po maikakaila na ang inflation ay global problem po ngayon. In fact, ang iba't ibang ekonomiya ng bansa sa ibang bansa ay talagang dumadanas ng matinding pagsubok. Sa atin kahit paano, medyo nami-minimize yung epekto ng inflations dahil na nga po sa mga magagandang polisiya na ipinapatupad ng kasalukuyang gobyerno. Last January, pumalo po ito sa 8.7%, pero nitong February ay naging 8.6% na lamang. Ang maganda po nito, sinasabi ng ating Department of Finance Secretary na si Benjamin Jokno, as projected by the Bank Central ng Pilipinas, sa mga darating po na buwan, bababa po pa po ito patuloy hanggang sa umabot po ng 4% na lamang bago matapos ang taon na ito. At tinataya din po na ang estimate ng ating BSP sa susunod na taon, 2024, ay maglalaro na lamang po ito sa 3-4%. Kaya sana magpatuloy po ang mga magagandang programa na ito ng gobyerno, higit sa lahat ang pakikipagkaisa ng kapwa po natin Pilipino. Tuloy ko po ang binabasa kong balita. Ayon pa po sa pahayag ng ating Pangulo, I quote,
hindi pa tayo tapos sa ekonomiya ng pandemya. Andyan pa rin ang after effects, yung tama sa ekonomiya, andyan pa kaya patuloy namin ang suporta sa taong bayan. Suporta sa ating mga MSME, suporta sa lahat ng mga nangangarap at may layuning magbigay ng magandang produkto para sa ating mga kababayan. Di kadiwa ng Pangulo in Pili Camarines Sur, featured 39 participating sellers from the Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Jail Management and Penology, and National Food Authority. Ito pong mga ahensya na binanggit ko, katulad po ng DA, DTI, DSWD, DOLE, BPAR, BJMP, NFA, sila po yung mga nagtitinda ngayon dyan sa Pili, Camarines Sur. At ang maganda po dito mga tol, mababa pong dihamak ang presyo po nito kumpara po sa palengke. Kasi ang kadahilanan, from farm to market kaagad eh. From manufacturing or production to market. Wala na yung mga pinagdadaan ng traders. Ano? Kasi pagka mayroong trader, ibig sabihin, mag-a-additional po ng gastos at alam nga namang hindi magpatong yung trader bago niya ibenta sa merkado. Kaya tumataas po tuloy yung presyo ng bilihin. Pero dahil nga po dito sa kadiwa ng Pangulo, na dating kadiwa po ng Pasko, ay nami-minimize po yung operational cost, pati po yung epekto nga nito, mas mababang presyo para po sa ating mga mamimili. Yan po yung unang magandang nangyari kanina sa pagpunta ng ating mahal na Pangulo diyan po sa Pili, Camarines Sur. At after po niyan, agad pong tumungo ang ating mahal na Pangulo sa groundbreaking ceremony po ng estimated 15,000 housing units po ito. Ayun po yung naging post ng mayor po dyan sa Naga City. Initially, hindi po nila nakilala sa kanilang tarpaulin ang programa ng ating mahal na Pangulo. Kaya na-call out sila ni Mr. Benji Contreras. Salamat naman at kinorek po ito ng mayor po ng Naga. Pero ayon po dito sa mismong balita, nasa 12,000 units. Ano? Basahin ko po. Play din natin yan. Ano? Yan. Yan po yung pagdating ng ating mahal na Pangulo dyan po sa housing project sa Camarines Sur, particular sa Naga po ito, city. Ano? At kanina nga po, nagkaroon na ng groundbreaking ceremony dyan. Kasama po dyan ng ating mahal na Pangulo, ang Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Acuzar. Basahin ko po ang balita, ano? Following his attendance to the groundbreaking of Camarines Sur housing project under the Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program, President Ferdinand R. Marcos Jr. leads another ceremonial groundbreaking of the Legacy Residences Development Project in Naga City on March 16, 2023. According to the Department of Human Settlements and Urban Development, the said project plans to construct around 1,200 housing units situated in 1.2 hectares area. The plan includes 7 mid-rise buildings with 20 units each floor and will be strategically located near the city proper. The project is part of the 2 housing programs in the Bicol region under the Marcos administration's flagship 4PH program that is geared towards building 1 million housing units annually for the next 6 years. Oh, ang estimated po ng ating Pangulo by June 2023, meron na pong 1,000 units na naipamahagi sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi yearly po yan. Hanggang 2028, a total of 6 million units ang layunin po ng ating Pangulo. At talagang pinapressure niya dyan si Secretary Acuzar. Hindi naman pwersahan, pero meaning yung pagpe-pressure is something, a motivation para gawin po ni Secretary Acuzar ng tama ang kanyang mandato bilang Secretary po ng DSUD. As of the latest, the DSUD reported that the 4PH program
was able to seal 83 memoranda of understanding from its partner government agencies and local government units, as well as 19 groundbreaking activities since its initial launch in September 2022. Para na rin po sa kalaniwan po ng lahat, ano, sa mga nagtatanong po kung paano po ba mag-a-apply diyan po sa programa ng 4PIS, Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, eh dumirekta po kayo sa inyong mga local government units. Halimbawa, kayo po ay taga Naga, magpunta po kayo sa LGU ng Naga. Kayo po ay taga Marikina, sa LGU po ng Marikina City, taga Pasig, sa Pasig City, sa Baguio City. Huwag po kayong pupunta sa mga ahensya ng gobyerno other than LGUs. Kasi ang primary task, ang primary agency unit that is tasked to facilitate this program ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay ang mga local government units. This is a collaboration effort between the national government and the local government units. Kaya wag po kayong magpapaloko. Ang dami pong mga manloloko po ngayon na ginagamit po ang programa ng ating mahal na Pangulo para po sa kanilang mga unscrupulous activities. Binibiktima po nila ang mga unwary o ang mga kawawa po nating mga kababayang Pilipino na kumbaga hindi malamang maalam sa mga bagay-bagay. May mga naririnig na po tayong nahihingan po ng mga initial na amount pero hindi po yon kaslanan ng gobyerno. Yun po ay pangloloko, scam po yon. At kapag kayo po ay naka-experience ng ganong pagkakataon, ipagbigay nyo po alam agad ito sa ating mga otoridad o kaya sabihin nyo kagad sa inyong local government units. Kasi inuulit po natin, pwede lamang mag-apply sa programa na ito sa ating mga LGU, hindi po sa kung kani-kaninong tao. Okay? After po niyan, syempre, ang ating mahal na Pangulo ay sobrang busy. Kaya naman, nagpatuloy po ang kanyang aktibidades dyan po sa Camarines Sur, kung saan nagbigay tulong naman po ang ating mahal na Pangulo para po sa mga nangangailangan dyan po sa Camarines Sur. Yan po ano. Okay, basahin ko lamang muna yung balita po dito. Ito, distributions of various government assistance. Dyan din po yan sa Camarines Sur. Basahin ko po, continuing his first visit to Camarines Sur since assuming the presidency, President Ferdinand R. Marcos Jr. leads the ceremonial distribution of various government assistance to around 3,000 beneficiaries gathered at the Puerte Camsur Sports Complex in Pili on March 16, 2023. Among those being distributed are family food packs and cash assistance worth 5,000 pesos each to 1,500 recipients under assistance to individual in crisis situations of the Department of Social Welfare and Development. Kasama po pala ng ating mahal na Pangulo dito sa activity dyan sa Camsur kanina, si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Tuloy ko pa po, livelihood grants worth 10.3 million pesos to 391 beneficiaries under the Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program or DILP and 102 million pesos worth of financial assistance to the beneficiaries under the Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged Workers or TUPAD Program. Livelihood Kits Worth Program worth of 10,000 pesos each to beneficiaries under the Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa or PPG Program of the Department of Trade and Industry and loan approval for micro, small, and medium enterprises or MSMEs worth of 5.3 million pesos from small business corporations. As concurrent Secretary of the Department of Agriculture, President Marcos Jr. also hands over various farm machineries, yung nakikita po natin sa video, costing approximately 167.2 million pesos consisting of 4 units walk behind rice transplanter,
5 units rice combine harvester, and 1 hauling truck. Meanwhile, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BPAR, distributes 30-footer and 22-footer reinforced plastic boats worth 6.3 million pesos to various farmer cooperatives association. Finally, the Technical Educations and Skills Development Authority, or TESDA, distributes electrical toolkits for those who have completed their training on electric installation and maintenance. Yan po, napakaganda po ng ginawa ng ating mahal na Pangulo. Kaya I said dito sa ating live streaming, sa titulo po natin, eh talagang pinahanga po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang mga taga baluarte nga, o ito pong baluarte ni Lenny Robredo o mga taga Camarines Sur. O makikita po natin dito, mga tol, na wala pong politika ang kulay po ng paglilingkod ng ating mahal na Pangulo. Ito po ay katuparan sa pangako ng ating mahal na Pangulo. Kung inyo pong natatandaan, tinanong po ni Maharlika at saka ni Thinking Pinoy nung kumakandidato pa lamang si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang interview kung ano ba ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bicol Region. Sinabi po ng ating mahal na Pangulo, bagamat hindi ito verbatim, sinabi niya na hindi niya pababayaan kahit ito ay baluarte ng kanyang kalaban sa politika. At ito na nga po ang nangyayari sa kasalukuyan. Napakagandang pagbibigay pansin ng ating mahal na Pangulo sa mga pangangailangan po ng taga Camarines Sur. And hopefully, this will be spread out sa buong Bicol region. It consists of 6 provinces, kasama po dyan ang Catanduanes, where my mother originated. And syempre, ang iba pang mga lalawigan ay ang, tama ba ang Albayba is probinsya? Ano? Tapos Camarines Norte, Romblon. Bilangan niya natin, Camarines Sur. Pakitulungan niyo ako, mga tol, ha? Romblon. Okay? Camarines Norte. Ano pa ba? Catanduanes. Albay. Ano pa yung nakalimutan ko? Meron yata akong nakalimutan na isang probinsya kasi ang pagkakaalam ko, 6 po ang lalawigan dyan po sa Bicol Region or Region 5. Okay? Ito pong nakikita natin, mga tol, ito po yung mga activities kanina ng distribute nga po ng ating mahal na Pangulo sa mga kagamitan, particular dyan po sa agrikultura. At meron pong magandang post si Mr. Benji Contreras eh. Mas Bate, thank you so much, ano, Mas Bate. Legazpi is part of Bicol Region yata, Legazpi City, siyudad po yata yan, ano. Okay? Ngayon, puntahan natin yung talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos na in-upload po nitong si Mr. Benji Contreras. Kasi malinaw po yung kanyang video eh. Yun po yung gamitin natin. At aba, ayos ah. Mukhang nakapagpa-selfie si Mr. Benji Contreras kay Secretary Rex Gatchalian. I do not know kung sino tong isa. 5th District Congressman Migs Villafuerte. At saka si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Ayos, congratulations po sa inyo. Ano? Yan. O, ito po yung talumpati ba ito? Hindi. Lowering of the capsule by President Bongbong Marcos in the groundbreaking ceremony of the Pambansang Pabahay ng Pamilyang Pilipino at Balatas, Naga City, Camarines Sur. Yan. Ayan po ay traditional na ginagawa kapag ka meron pong groundbreaking ceremony. Hindi ko alam kung ano yung laman ng capsule eh. Plano. Plano ba yon? Tapos ipapasok dun sa parang, yan o, oh, yung capsule. Oh. But anyways, dako po tayo dito sa talumpati ng ating mahal na Pangulo. Pakinggan po natin ang talumpati ng ating mahal na Pangulo. Secretary General Pusan, the father of the province. Salamat sa nag-send ng super chat. Salamat kay Remedios Miyata sa 800 yen na iyong sinend na super sticker. Thank you so much. Ano, Luis? Anong pangalan ng governor nila? Tingnan niya natin ulit sa post ni
Mr. Benji Contreras, balikan ko lamang ano mga tol, sandali lang ha. Kasi nakakahiya naman eh. Hindi ko natandaan yung pangalan ng kanilang gobernador. Luigi! Yan. Governor Luigi Villafuerte. Tama pala yung pagkakaalala ko kanina. O, patuloy po natin pakinggan ang talumpati po ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos. District Representative Nick Villafuerte. The members of the cabinet who are here with us today. Naga Mayor Nelson Legacion. Anyway, panoorin nyo na lamang sa post ni Mr. Benji Contreras ang kabuuan po ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi mas nais kong makipagkwentuhan muna sa inyo. May mga tanong. Nakita ko yung nagtatanong kanina. Sabi niya, tatakbo ba si Lenny Robredo sa pagkasenador sa 2025? Ayon po sa mga tagahanga at followers po ni Attorney Lenny Robredo, konfirmado na daw po, ayon sa kanila, natatakbo sa pagkasenador si Lenny Robredo. And wala po ako nakikitang masama doon. Ano? To be fair with everyone, kung gustong tumakbo sa pagkasenador ni Lenny Robredo, then so be it. Wala namang pong problema doon. At kung pagbabasihan po natin ang nakuha niyang boto na almost 16 million votes sa nakaraang May 9, 2022 elections, I believe sapat po iyon para manalo siya sa pagkasenador kung lahat po ng mga bumoto sa kanya sa pagkapresidente nitong Mayo 9 ay muli pong boboto sa kanya sa pagkasenador. Tingin ko nga baka higit pa doon ang makuha ni Lenny Robredo. Kasi tandaan po natin, ang presidente isa lamang ang pinipili. Ang senador, 12 po ang pinipili. Kapag ka tumakbo sa pagkasenador si Lenny Robredo, kung hindi ako magkakamali, malamang sa malamang mananalo po siya. Magiging sakit ba siya ng ulo ng ating Pangulo sa pamamahala nito mula 2025 hanggang 2028? Hindi naman siguro. Kasi ito naman sila Risa Ontiveros at saka si Coco Pimentel, hindi naman sakit ng ulo ng ating Pangulo. Di naman sila pinapansin. Ano? At alam naman natin na number games. Kahit magkaroon po ng 10 opposition sa Senado, kung ang 14 naman na senador ay nasa majority at nasa administrasyon, useless yung 10 boto ng mga senador sa opposition. Number games po palagi sa mababang kapulungan at saka sa Senado. Yan po ang dapat tandaan natin. Saka maganda po talaga na merong check and balance. Maganda po na merong opposition. Dahil kapag ka may opposition, mag-iisip din po ang administrasyon na hindi po magkamali sa kanilang mga ginagawa. At yun po ay isang magandang senyales na umiiral po ang demokrasya sa ating bansa. Bagamat ganun ang mga maaaring maging sitwasyon, ako personally, wala pong problema sa akin yan kung kumandidato si Lenny Robredo. Ang mahalaga, kapag siya'y nanalo, gawin niya ang kanyang trabaho bilang senador. Yun lamang, no more, no less. Pagka siya ay gumawa ng biyan doon sa kanyang trabaho bilang senador, magkakaroon siya ng problema. Kasi baka magkaroon siya ng mga kaaway na mas marami pa. Ano? Ang dami po natin. 31.6 million votes ang nakuha po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niya mo siguro na patuloy magalit sa kanya yon. Ito pong naging gesture dito ng ating mahal na Pangulo sa Camarines Sur. Inuulit po natin. Magandang halimbawa po ito para po sa pagsisimula ng tunay na pagkakaisa. Tandaan natin, ang pagkakaisa po hindi lamang para po sa magkakakampi. Ano? Ang pagkakaisa kung ang kalaban mo makuha mo. Unfortunately, yung mga kakampi natin, yung iba bumaklas. But we are hoping na sa mga magagandang ginagawa po ng ating mahal na Pangulo, sooner or later, yung mga bumaklas na mga vlogger, kahit hindi na yan bumalik, pero sana yung mga followers po nila malinawan. Uy, puro kasinungalingan lang naman pala ang pinagsasasabi sa atin ni Maharlucca, ni Gcash Boy, ni Gagong Lipunan, ni Sasurot, ni Attorney Trixie, ni Mark Lopez at kung sino-sino pa na mga anti-Marcos. Pag na-realize ng mga followers nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay pangulo ng lahat ng Pilipino at hindi pangulo lamang ng 31.6 million, aalis yan doon sa mga vlogger na yan. Kahit yung mga vlogger na yan hindi makipagkaisa sa atin,
Ang mahalaga sana yung mga followers nila ma-realize na tama ang ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Higit sa lahat, dinadala po tayo sa tamang direksyon at nakikinita na nga po natin na ngayon pa lamang talagang maganda na ang epekto para po sa Pilipinas. Hindi man ito natin ramdam ng ganun kalakas, pero makikita po natin ayon po sa ulat, ayon sa istatistika, na ang unemployment rate kumpara po sa January 2022 ay bumaba po ng bahagya, at ang employment rate compared to January 2022 period ay tumaas po ng napakataas. Napakagandang senyales po iyan na ang direksyon ng pamahalang ito ay nagbibigay po ng magandang buhay para po sa sambayan ng Pilipino. Okay, and finally, para po dito sa activity ng ating mahal na Pangulo kanina, nakipag-usap po siya sa ating mga sundalo diyan po sa Pilic, Camarines Sur, sa Camp Elias, San Jose. At dito nga po, marahil ay siyempre bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, palalakasin po ng ating Pangulo ang puwersa nito, bigyan ng motivations ang mga sundalo nang sa ganon gawin po nila yung mandato nila at tayo po ay pagsilbihan nila para sa ating seguridad at proteksyon. Ayon po dito sa balita, wrapping up his first visit to the province of Camarines Sur as Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr. visits the Armed Forces of the Philippines 9th Infantry Division at Camp Elias Angeles and delivers a talk to troops on March 16, 2023. Prior to the event, the President convenes with AFP commanders and military officers to discuss security updates and the AFP's accomplishment in Region 5. Pakinggan po natin ang talumpati dito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay, forward na natin ng konti. Ayan na. Magsasalita na yata si PBBM. Good afternoon. Before we start, will the troop commander give the order of tikas pahinga? O siguro naman, alam nyo na lahat kung ano yung command na tikas pahinga. Ay, hindi pala kasi may mga nag-NSTP na lang, ano? Sa mga hindi umabot sa ROTC before at walang mga CAT, kung hindi NSTP na lang yung Community Linis-Linis Program, ang tikas pahinga, pahinga itself, di ba? Ibig sabihin, relax po iyan. Pero actually, hindi po relax yan kasi naka-place ang kamay mo sa likod. Pero syempre, may mga pagkakataon na kapag ka naka-full attention ka kasi hindi ka talaga pwedeng gumalaw. Pagkatikas pahinga, na igagalaw-galaw mo yung kamay mo sa likod, nakaka-flex-flex ka ng bahagya, at least hindi halatado kapag ka gumagalaw ka. Kasi ang hirap mag-full attention, mga tol. Ako, ang pinakamatagal na experience ko sa full attention ay 2 oras. Ang hirap, nag-aantay kami sa isang general, walang kasiguruhan sa kung anong oras ang pagdating, naka-full attention lang kami. Pagka hindi ka well-trained, magko-collapse ka. Tuloy natin ang sinasabi po dito ni Pangulong BBM. Good afternoon to the commanders, the officers, the men and women of the 9th Infantry Division. Ako'y natutuwa na nakarating ako dito at dahil nga, at this is for me, the 9th Infantry Division is still a new unit. At in my time in the military, there was no 9th Infantry Division yet. And so I was very interested to see kung ano ang naging operation ng itong command na ito. At I just received a briefing from your commander, and it looks like the situation here has stabilized, if not even diminished in terms of the danger that it is providing to the community. So that is something that we have to thank you all for. Ang mission ng ating mga sundalo ngayon ay medyo nahahalo na nagbabago na ng konti. Whereas before, we asked you all
of the individuals, men and women in the military to be war fighters. And you were very strong, very brave, very courageous war fighters. And that's how we put pressure on the enemies of the government. And now, but now the situation is beginning to evolve. And that evolution means that not only are you meant, they're still trained to be war fighters, and in some occasions, you have to go and fulfill your primary mission of defending the people or the communities here in Bicol. Also now, we are asking you to be peacemakers because we have changed our approach to the communist terrorist groups that we have been encountering. We are now not only presenting them with a military force, we are presenting them with other options. We are presenting them with a life after their life as rebels. And that, I think, has become the reason why we have slowly succeeded in the so-called whole of society, whole of nation approach in terms of our dealings with these groups that originally would like to bring down the government by armed struggle. And now we, I think even although they technically have not abandoned the concept of armed struggle, I think the efforts of dissidents have been redirected in another way. And that's why your role as the Philippine military continues to be as war fighters. But now there is the additional mission that we are asking of you to be peacemakers. That is the only way that we can move forward. Now also, the beyond the internal threats that we are facing, what is becoming more complicated and more difficult are the external threats that we are facing. And with the geographical location of the 9th ID, you can see that it is very close to some of the disputed areas kung saan pumapasok ang mga iba't ibang barko. Kailangan din nating bantayan yan. Kaya ito na naman ay isa pang panibagong mission ninyo. Kaya we have to have a sophisticated and well-trained military. And I can say that we have been working very hard to that. I think I am accurate when I describe our military today as being as capable and as well prepared as we have ever had. It has not that for a long while, hindi natin dinidevelop ang capabilities ng ating mga military. Nagkukulang tayo sa equipment. Ngayon, nagbago na lahat yan. And we in the civilian government are determined to make sure that when we ask you to do your duty, that then you are fully prepared, you are fully trained, and you are complete in the equipment that you need to fulfill that mission. So as I said during the command conference very quickly earlier, I see that the actions here, the violent instances of encounters, etc., have slowly come down. And looking at that, all I can say is that once again, I have always been I have always said that of all the sectors of society, it is only the military that has never let the Filipino down. So keep up the good work, continue your service, inaasahan namin kayong lahat, at hindi naman kayo, wala naman kayong karanasan na hindi nyo tinanggap ang inyong duty at hindi nyo tinupad ang inyong mission. Maraming salamat. Good afternoon and thank you to you all. Okay. Yan ano. Pero syempre, without taking credit sa mga previous administrations, o baka kasi sabihin ninyo, fake news tayo, huwag nating i-take credit ang nagawa ng ilang administrasyon.
salamat sa ating mahal na Pangulo kasi mas in-enhance niya pa kung ano ang meron sa ating armed forces sa kasalukuyan. Pero alam niyo po ba na ang armed forces of the Philippines ay nagsimulang i-modernize hindi sa panahon ng Duterte, kung hindi sa panahon ng Aquino. It was in 2012 when the law for modernization for armed forces of the Philippines was enacted. This is Republic Act 10349, an act amending Republic Act number 7898, establishing the revised AFP modernization program and for other purposes. Kaya wag po nating i-take credit, ano? Kahit ganoon ang pagkakakilala po natin kay Noynoy Aquino, still pag ang sundalo po ang pinag-uusapan, sa kanyang panahon po ito nagsimulang muling i-develop at pinagpatuloy ng nakaraang administrasyon at ngayon mas pinalalakas ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan lamang ang ating update so far sa oras na ito. Maraming maraming salamat sa ating mahal na Pangulo sapagkat sa kanyang kabutihang loob bilang bilang public servant, hindi po niya pinopolitika ang mga Pilipino. Siya po ay Pangulo ng lahat, Pangulo kahit kalaban sa politika, pinatunayan niya po iyan ngayong araw na ito sa pagbibigay niya po ng pansin sa mga pangangailangan po ng mga taga Bicol region, particularly diyan po sa Camarines Sur. Kaya pasalamatan po natin, kasama din po siyempre ang mga opisyales po ng local government units diyan sa pangunguna po ng kanilang governor na si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Thank you so much mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout sa lahat po ng ating mga manonood. Napapasok tayo.